Welcome to Kitchen Fairy, episode number 5 na tayo. Gagawa tayo ng egg pasta. Ito yung ating simpleng ingredients. Apat lang. Okay, kailangan natin ng isang beaten egg. Kailangan natin ng 100 grams na all-purpose flour. 75 grams lang ang gagamitin natin dyan sa dough. Yung remaining 25 grams for dusting. 3 ml ng olive oil at pinch of salt. Gagamit ako ng maliit na bowl lang dito kasi ito ay para sa isang serving lang. In short, para sa akin lang. Okay. Huwag niyong kalimutan magtira ha ng all-purpose flour kasi importante yan for dusting. Ngayon, isama niyo muna yung inyong salt tapos haluin niyo para well-distributed yung yung salt niyo. Tapos, sa center, lagay niyo yung inyong ginating itlog. Ang cute ng pambati ko. Sa Glorietta ko nabili yan. Tagal ko hinanap niya, nung ganyan pang Ayan na. Maliit lang yung itlog na ginamit ko dito. So, kung kukulangin yung inyong itlog, pwede nyo dagdagan ng konting tubig. Huwag kayo magdadagdag ng pabigla-bigla. Okay. Lalagay ko yung olive oil. Gusto ko magtira kasi yung matitira dyan, ipanghihilamos ko sa dough pag natapos ko siyang masahin. Okay, haluin nyo muna ng kutsara. Para konti lang yung itlog na didikit sa inyong mga daliri. Make sure na malinis ang inyong working table, maikli ang inyong kuko, at malinis ang inyong kamay. Importante yan pag gumagawa kayo ng dough, nagluluto kayo, nagbibig kayo. Diyos ko, nung nag-aaral ako ng culinary, everyday na papasok ako, titignan muna ng mga instructor ang aking mga kuko. Hindi lang naman ako, lahat kami. Tapos may minus. Okay. Yan, masahin nyo muna. Pagka medyo nagdidikit-dikit na siya, pwede nyo na siyang i-transfer sa inyong working table. Nagsisisi ako, sana dinoble ko yung recipe. Kasi ang hirap masahin pagka maliit lang Isang kamay lang ang gagamitin ko. Mas madali kasi magmasa pag dalawa, syempre. Dalawang kamay. Pag gumagawa ko ng ensimada, minamasa ko ng mano-mano. Hindi ako gumagamit ng mixer ko. Masarap kaya magmasa. Ayan. Pag dumidikit siya sa table, i-dust nyo ng all-purpose flour nyo. Yun ang silbi niya. Para hindi dumikit sa table at para hindi dumikit sa inyong kamay. Ang target ko dito, angel hair, ha? So manipis na payat. Pagka, siguro mga 2 to 3 minutes nyo siyang mamasahin para kuminis siya. Ngayon, pagka nakakabuo na kayo ng bola, pwede nyo na siyang hilamusan ng konting olive oil para hindi siya madry. Tapos ibabalot nyo siya sa plastic. Ire-rest nyo siya for 30 minutes. Konti na lang. Yung recipe nito, nasa dulo ng tutorial natin. Ilalagay ko rin siya sa description para madali nyong makita. Ayan, bilog na. Okay, pahirang ko lang ng olive oil. Konti lang para lang hindi siya madry. Okay. Ayan na. Babalot na natin siya sa plastic. Tapos, rest muna natin. Ikaw ba masahin na masahin? Hindi ka ba mapagod? Siyempre, kailangan din niya ng pahinga. Yan. After 30 minutes, eto na. I-flatten nyo lang siya ng konti ng inyong kamay. Kung napapansin nyo, gagamit ako ng machine. Itong machine na to, nabili ko sa Divisoria. Ang original price niya ay 1,400, pero natawaran namin ng 900 pesos. May kasama pang attachment yan.
kung napapansin nyo, gumagalaw-galaw siya kasi hindi ko siya masyadong inattach sa aking table kasi hindi siya dumudulas siya talaga Hindi siya kasi flat sa ilalim. Ayan. I-dust nyo ha, pati yung mismong machine, yung pinaka bibig ng machine para easy glide. Yung bilog sa bandang kanan ng machine, yun yung pang-adjust para kung gusto nyong manipis, yun, mapapanipis nyo siya. Tutupiin ko itong aking pasta. Isang pasada na lang, tapos tutupiin ko siya. Ayan. Isang tupi, tapos dust ulit. Saka niyo padaanin ulit sa machine. Kung wala kayong machine, nga pala, pwede niyong i-rolling pin hanggang sa numipis. Tapos, hihiwain niyo siya. Makakagawa kayo ng pasta. I-roll yun nyo, tsaka nyo siya hiwain. Masarap lang din kasi mag-ipon ng gamit, paunti-unti. Ayan na. Ang ganda na, tsaka tignan natin. Ayan, na-adjust ko yung gilid para maging manipis siya. Ayan na, ang haba na. Okay, nako, ayan na, gumagalaw na. Nagpapasaway na yung aking aparato. Tignan natin kung last na tong padaan, ha? Kasi gusto ko manipis angel hair nga. Makapal pa isa pa. Kabit ko na kaya yung aparato. Isa pa. Ayan na, last na to. Kaya ako naisipang angel hair kasi napanood ko si Gordon Ramsay. Gumamit siya ng angel hair. Yan. Ang nipis na ang elastic. Hindi ko pa nasubukan gumamit ng rolling pin, pero yun lang ang natatangin paraan kung wala kayong machine para mapanipis nyo siya, i-rolling pin nyo. Okay, ilatag ko muna, tapos bubudburan ko ng konting flour para masaya. Tapos ikakabit ko na yung attachment niya, yung may ngipin. Ayan na. Puputulin ko na siya. Pwede niyong hatiin ha, para mas madali siyang hawakan. Pero ako kasi gusto ko mahaba. Ayoko siyang putulin. Ayan na. Ay, nalaglag pa. Okay. Oha. Actually, meron akong mga dito. Mga pasta dito. Kaya lang,
Wala lang. Gusto ko lang gumawa ng tutorial para dito. Ganda! Pag natapos to, i-dust nyo siya ng, budburan nyo ng all-purpose flour para maghiwa-hiwalay. Kasi, syempre, fresh siya eh, dikit-dikit pa. Ayan, budburan nyo lang. Tapos, dahan-dahan yung hiwa-hiwalayin para hindi naman siya magkaluray-luray. Pero, hindi masisira yan, elastic na yan. So, ayan, ganyan ninyo lang, dahan-dahan. Ayan na. Sana may natutunan kayo. Sana subukan yung gawin to pagka may oras kayo. Ayan na. Salamat sa panonood. Please subscribe at saka pakiclick yung button para ma-notify kayo pag may bago tayong tutorial. Salamat! Bye-bye!